I got it from Kangkang. Oh, sorry guys. Ah. Hello everyone, it's me, Ira, and welcome to my channel. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and don't forget to click the bell button for you to be notified for my upcoming videos. Now, as you all know, galing akong Thailand, and if you haven't watched my videos from Thailand, may vlog ko dun from day 1 to my day 5, day 1, 2, 3, and 4, and 5. So, I put the link in the information box. Now, before I start my video, I would like to say something a little bit from Thailand. If you're, Thailand is a very beautiful place. Now, I really like and enjoy going there. But if you're going there for, you know, for shopping, I suggest na, ito yung mga suggestion ko. For, she's galing, I'm from Philippines anyway, so the prices for designer bag, clothes, shoes, are way too expensive. If you are going to Siam Paragon, even makeup, they are way too expensive. For example, ang price niya dito sa Philippines, 15,000 pesos. Doon, 15,000 baht naman siya. So, divide pa sa 0.68, so around 20,000. Mahal talaga siya. Although, the good thing is, minsan may mga less percent sila, plus you also get a tax refund. So, pero kung hindi kayo masyadong particular sa brand, I suggest going to Pratunam because Pratunam is a place para siyang Divisoria. However, the quality is so good. Hindi siya parang China na madaling masira. Thailand brand or Thailand na mga pang Divisoria, maganda yung brand nila. I highly, highly recommend it. Even this top, I got it from Bordabordang to. Doon din sa Thailand, yung mga Zara inspired, madami doon sa Pratunam. And they are really, really affordable. Really, really cheap. So, yeah, without further ado, we're gonna start our haul for today. Since, of course, ang channel ko more on beauty, unahin na natin yung makeup. Now, ito, nakalagay siya lahat dito. Sa Sephora bag. Now, I went to Sephora, plus doon sa beauty place nila, sa Siam Paragon. So, this Sephora is from Siam Paragon. Doon lang kasi yung wala napuntahan ko eh. So, we're gonna start first before sa ano, sa Sephora. We're gonna start first. Oh my God. Start muna natin siya doon sa may ano, doon sa yung parang beauty makeup nila. So, I'm gonna start first with Jill Stewart. So, ever since gusto ko talaga magkaroon ng Jill Stewart na makeup because their packaging, amazing! Ang gaganda ng packaging nila. As in, sobrang gaganda ng packaging nila. Now, the first thing that I actually got, it's this Jill Stewart Air Tint Watery CC Cream. Nakita nyo na to sa akin haul before. Nakita nyo na siya sa vlog ko before. If you watch my day 2. Kasi yung day 2 ko yung shopping vlog ko eh. So, it looks like this. It's ang ganda ng packaging niya. Oh, hindi ko pa siya bubuksan kasi hindi ko pa siya masyadong gagamitin. And I really like the packaging. Pati yung crystal niya sa taas. Now, another thing that I got from it is the lipstick. Sobrang ganda na. Ito yung Rouge My Dress. I think this is in number 6. Maganda rin yung map. Oh, by the way, ito pala may price kasi to. It's 1,200 baht. Yung kanilang Watery CC Cream. Tapos, itong lipstick nila, it's around 1,050. So, this is how it looks like. You have also seen this in my vlog. Ang ganda-ganda ng packaging niya. Sobrang-sobrang para kang princessy na packaging. At even yung sa loob niya, parang crystal din. Swatch natin. So, ayan yung color niya. Kakalungkot lang kasi silang yung nakuha ko. And then, for the bigger box, we have the Jill Stewart Loose Powder. At ito guys, in number 1 natural. Sobrang ganda ng packaging. Look at that. Tapos yung kanya ang puff. Meron siyang ribbon. So, ayan. Sobrang cute ng packaging. Ito lang talaga yung reason kung bakit ko siya binili. Ang cute-cute ng packaging niya. And then the last thing that I got from the Jill Stewart, it's their Mixed Blush Compact. Ito, 1,650. In number 1, Baby Blush. Usually, yung mga kinuha ko yung mga bestseller nila. So, ayan.
bongga guys, di ba? It comes with a brush. So, ayan yung brush niya. Very soft din. Tapos, ito yung kanyang loob. Ano ba to? Yan. Yun. Bongga. So, sobrang ganda din niya. Really cute packaging. So, they gave me a lot of freebies. I got 3 freebies. Everlasting Silk Powder Foundation Crystal Perfection. So, nakakuha ko ng 3. Plus, I spent more than 5,000 baht. So, they gave me ito. No! Itong maliliit na perfume nila. In Aurora Dream, Eternal Dazzle, at saka itong SPF 50 na to. I think it's cream. So, yan yung ano. Diba? So, those are everything in the Jill Stewart box. So, next is actually the Too Faced. Sa Too Faced naman tayo pumunta. Sorry, upo ko na maayos. Sa Too Faced naman tayo pumunta. Now, Too Faced are really expensive there. As in, sobrang expensive. Mas mabuti na lang bumili na lang kayo sa online dito kaysa doon. Pero bumili na rin ako. Isa lang nabili ko. Buti na lang pala yung palette nila out of stock. So, I got the Too Faced Sweet Peach Glow. Ito yung ano, Peach Infused Highlight Palette. So, I'm sure a lot of people have already had their review on this. So, very luxurious na palette din siya. One more brand is from Laura Mercier. And I already have this. Ito yung loose powder nila. Pero the reason why I also got one, kasi meron silang deal. Where is it? Eko. Yung, if you buy this too, yung kanilang primer, the foundation primer, as well as the loose powder, it is only 2,200 baht. Lang, likot-likot mo! They have a good deal. So if you buy this too, parang 2,200 baht na lang siya. So parang 1,100 baht na lang each of this product. Now, usually, ang normal price is around 3,000 plus baht doon sa CM Paragon. So, yeah, I got this too. Plus, kumuha na rin ako, of course, ng kanilang tinted moisturizer, the very popular tinted moisturizer from the Laura Mercier, kasi a lot of people have been talking about this. Ay, yung oil-free SPF 20 na UVA-UVB. I'm in the shade Nude. So, those are the things that I got from the CM Paragon makeup place. Now, let's go for Sephora. So, this is going to be very... Hindi naman masyadong madami, pero tama lang. So, it comes with this bag, paper bag, the usual Sephora bag. Now, let's start first with the two most expensive. I think it's most expensive sa lahat na binili ko. Itong Marc Jacobs. Now, a lot of people here in YouTube, narinig ko na rin ito kay Anakay, na it's a very good blush daw. I'm in number King and Kisses. In yung packaging niya. I'm sure nakita nyo na yan. Tapos, so yan. In yung King and Kisses. That's what it's in Lush Libido. Grabe yung mga names nila, no, kakaiba. Parang sa NARS. Ayan. Para siyang purplish pink na color. Now, I have one item from Becca. So, I think yung champagne yung very popular, pero yung kinuha ko yung opal. Kasi that time when I swatched it, gusto ko yung opal. Ayan. Yung opal yung kinuha ko. Kasi yung swatch ko siya, yun yung maganda sa akin. Now guys, if you are going to ask me the price, I don't have the price list for this kasi yung resibo kinuha sa airport kasi nga yung tax refund. And for NARS, of course, the very popular concealer, kinuha ko yung, this is the Radiant Creamy Concealer from NARS. Ito yung number medium warm custard. Mga backup ko lang naman to kasi I still have a lot of makeup. So yeah, my color is in custard. Tapos I also have the new Beauty Blender, yung light pink nila.
Ayan. At ayoko na sa usual na fuchsia pink na beauty blender, pero kinuha ko na tong kanilang very cute na light pink na beauty blender. Then I have, of course, one lip matte. I think this is very popular daw po sa Sephora. Yung kanilang lip matte na lipstick or yeah. Oh my God, look at that. So beautiful. Sayang lang guys, hindi ako nakakuha ng maraming color nito kasi that time wala na talaga akong pera. Naubusan na talaga ako. And then, of course, ang last one, itong mga Urban Decay. So I have the Urban Decay All Nighter Long Lasting. I think this is their new packaging. Yung oil-free, paraben-free, temperature control technology. Yan. Tapos, I also got the Urban Decay All Nighter Liquid Foundation. So this is how it looks like. Very luxurious din. I'm in the shade 3.5. Kasi yung tindrive niya sa akin yung 4.0. Pero I think masyado siyang dark. So 3.5, it's a good shade for me. And of course, lastly, it's the Naked Skin Urban Decay Weightless Complete Coverage Concealer. I'm in the color Light Neutral. So this is how it looks like. I'm sure all of you already know this. And of course, they gave me freebies from Sephora. Medyo matipid sila sa freebies sa Sephora. So ito lang, yung kanilang NARS na Radiant Creamy Concealer. So in Vanilla Light. Ayan, dalawa. Tapos they also gave me one pouch from Sephora. Ayan, makeup pouch. So those are all of the makeup that I got from my trip from Thailand. Now let's go to another mga clothings and bag. Hindi, mga bags naman guys. So yun lang guys yung mga nakuha kong mga makeup sa Thailand. Kasi sabi ko nga, mahal talaga yung mga makeup dun. The reason why I bought them, kasi nandun na naman na ako. So syempre, pumili na ako, diba? So let's go for the bags. Kasi ito yung mga cute bags na nakuha ko. I got them from Platinum Fashion Mall in Pratunam. These are super cute bags. Hindi ako pumili na designer bag this time kasi nga, sabi ko nga, mahal doon. So, ito. Very cute. Tada! Diba guys, ang cute-cute niya. Para siya yung play na, ano, na bag. This is only 400 baht. So, ayan. Meron siyang strap. So another very cute bag also that I got there. Ito naman is para siyang Kelly bag na patches. Ayan. I think this is for only, not sure if it's 800 baht. Hindi ako sure kung 800 baht siya or 600 baht. So it's a very cute bag. Kung napanood nyo din, I think yung vlog ko, gamit-gamit ko din siya. So it comes also with a strap and handle. Marami siyang color, guys. Then, the last bag that I got, it's from the brand Aldo. Ang pack, guys, na ano, floral. I don't think nakita ko na siya dito sa, ano, sa Philippines. Hindi ako sure. Kasi hindi naman ako napupunta sa Aldo, eh. Pero nakita ko lang ito sa Aldo doon, kaya napaka-cute. Kaya binili ko na siya. So, it's a backpack. Ayan. If you guys are wondering, kasi nasa vlog ko din siya, ginamit ko din siya when I was in Elephant Village. So, the last one, hindi nagiging siya dito sa may mumuso na bag kasi masyado siyang madami. Nabili ko to sa Pratunam, ha? So, this very cute na lights. Na very, sabi ko nga, ang hirap hanapin nito dito sa Pilipinas. Nakakita pa ako yung nasa background ko, ayun, yung white. Nakita ko yung sa Mega Mall. I think 215 price nun. This is only 150 baht. So, ibang color. Nasa vlog ko din. Nasa vlog ko din siya. So, ito rin. Nakuha ko dito. Very cute one. Diba? Para sa head nyo. Hindi ko alam kung ba't ko ito yung haul eh. Kasi sobrang cute lang niya. So, yan. Chuk! Oh, I also have another bag. I got this from Moshi Moshi. Ayan. Para siyang string bag lang.
ganyan siya. Parang bakit baga. Yan, cute lang siya. And then I also got this one. Yan, furball. Diba sabi ko sa inyo, mahilig ako sa furball. So ito naman ay Fendi-inspired furball. Mas mura to doon. This is only 150 baht. Parang if you're going to buy it here, I think it's around 350 to 400 pesos. So, oh, during my trip sa may floating market, nabili ko to. Etong globe. Sabi ko nga, di ba, every time I travel, I always buy a globe. Tawag ko dito globe eh. Ayan, wala kasing malaki, kaya maliit lang yung nakuha ko. Ayan, from Thailand. Then, for also another from Thailand. Ayan, yung kanilang tok-tok na ano, bicycles. Ayan, very cute lang siya. Kaya ko siya kinuha. Pang-display ko lang talaga siya. So I also got this one. Cute din siya. Mga pan-display lang talaga siya kasi mura lang 'to. Nakuha ko 'to sa may tapat lang ng ano namin, hotel namin sa Prato namin. Ayan. Very cute one. And of course, itong para sa mga ref. Ayan, ididikit sa mga ref 'yan. Iko-collect din kasi ako ng ganito. Nilalagay ko sa ref. Ito guys, sa Miniso kasi tsaka sa Puso walang pink, kaya kahit out of stock ako. Kaya ito na lang, dun ako bumili. Tinanggal ko na yung box niya, nakuha ko to sa Moshi Moshi. For car, para sa cellphone or sa camera. Diba? May nakatingin ditong baliw. O nyo nang pansinin yung baliw dyan. And of course guys, ito eh, ang dami nito doon, pero nakakainis lang kasi hindi nila ako naiintindihan. And even if I wanted the color, lagi siya sa, pag nila ako naiintindihan, sabi nila, wala daw. Mga contact lens. Ayan, I have, I think this is in Pretty Doll na brown. Kasi nga, bali, magkaiba yung grado ng mata ko, ng grade ng mata ko. So, I got a pair of one pair of 1.95 and one pair of 0.75. And then I also got this from Moshi Moshi. Itong notepad lang. Eh, pink lang siya, kaya binili ko. Wala lang. Napag-tripan ko lang talaga siya. And of course, this is very cute bag pa pala. May nabibili pala ako na bag. Nabili ko to sa Prato namin. It's cute lang. Para siyang glow in the dark na color na pink. Ayan, yung sister ko tsaka yung friend ko meron din nito. Ayan. Body bag lang siya. Kung may random gagawin lang ako dyan sa tabi-tabi, pwede ko siyang gamitin. And then I also got this one. Itong mga parang envelope type wallet na may pa V at saka itong pa-round na wallet. I also got this from Prato Nam. Nakatingin ako doon guys kasi mauubos na yung battery ko. Tsaka I also got this passport holder na may cat. Very cute. Ayan, passport holder siya na pink. And of course, a coin purse na from Thailand. Ayan, super cute lang. I got this, ano, isa siyang bundle eh, na 180 baht lang, pampasalubong. And of course, guys, hindi kasi ako hindi ko alam, Nike ba yun o Adidas ba yun? Yung mayroong fur slipper, doon nakakita ako, 100 baht lang siya. Ayan, ganyan siya o na slipper, na furry. Cute lang siya, kaya ako siya nabili. Ayan. 100 baht lang to, guys. Sa night market ko to nabili, doon sa Prato na. Namato ko doon. Lapit na, guys. And then, I also got this one from H&M. Yung mga choker.
Now guys, ayoko nang bumili ng choker kasi hindi siya pwede sa pagkita. Nakagaya ko kasi masikip siya sa leg. Nahirapan ako timing ah. And then I also got this very cute pins na parang 50 lang ata. Ayan, madami siya. Madami yung mga pin na nakuha ko. Ayan. Pwede siya idikit sa play na damit. Another bag pa pala, guys. Hindi pa pala ako tapos. Meron pa pala. This one. Ayan, pink. Nakuha ko to sa night market. Ayan, may string din siya. Pag mga ano, mga random-random na pupuntahan lang. Ayan. Oh, the last, second to the last is this one. Tinanggal ko na yung box nito. This is actually, I saw this here in the Philippines. It cost 3,200 pesos. Pero doon, it is only 1,900 baht. Buy one, take one na siya. So, for your nails, ibabuff niyo yung nails niyo para maging makintab siya. So, kahit hindi na kayo magpa-manicure-manicure, ito, it lasts for, I think, 2 weeks. Yung ganyan sa nails, it lasts for 2 weeks. At very effective talaga siya. So, yan. Ito yung buff niya na gagamitin ninyo. Tapos, meron din siya cuticle na parang pang-protection. And then, of course, lotion. And binigyan niya ako ng mga ano, ng mga backup in case na maubos na yung buff na yun. So, yan. This is from Secret. I got it from Siam Paragon. Okay, and the last thing that I got from my trip sa Thailand, ito yung pinili ko doon sa ano, sa airport, yung nakuha kong tax refund. Dinagdaga ko na lang ng konti. So, ito yung Jo Malone. This cost 6,100 pesos, ha? Philippine money. Kasi doon dito, ang price is 7,200 pesos. So, parang mas mura doon kasi nakuha ko siya sa airport. I got mine in, of course. Ayan, ito yung packaging niya. Everyone's raving about this smell. Nung una, hindi ko siya nagustuhan eh. Pero nung inamoy ko siya ulit, nagustuhan ko naman siya. Ito yung Fiuni and Blush Soot na amoy. In ilang ml pa ito? 100 ml. So, those are everything that I got from my Thailand. And I hope you really like it. Don't forget to subscribe to my channel. And like this video. Kung may mga tanong kayo, don't forget to comment down below. And we'll see you again next time.